Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back sa ating YouTube channel. Ako po si Chico. Sa lahat po ng mga overseas Filipino workers at mga non-OFWs na nanonood po sa ating video, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ipinag-uutos nga po ng gobyerno ng Pilipinas na dapat ang mga employers ng mga OFW sa ibang bansa ang magbayad para sa pagbabakuna ng kanilang mga Pilipinong manggagawa. Ayon sa pinuno ng Philippine Overseas Employment Administration or POEA na si Bernard Olalia, na nararapat lamang daw po na tiyakin ng mga dayuhang employers or mga host countries na mabakunahan or ilagay sa prioridad ang mga Pilipinong manggagawa pagdating sa pagbabakuna. Meron daw po kasi silang patakaran ano, na hindi papayagan ang mga OFWs na ma-deploy kung hindi po sila isasama sa prioridad na programa ng pagbabakuna ng mga tumatanggap na bansa. Isa raw po ito sa mandato ng POEA upang itaguyod ang kapakanan at protektahan ang mga karapatan ng ating mga OFWs. Sinabi din po ni Ginoong Olalia na ito raw po ay para masigurado na talaga nga pong mabukunahan ano, ang mga Pilipinong ide-deploy nila sa mga bansang ito. So nagkaroon nga po sila ng kasunduan with the host countries. Binanggit din po niya na isa nga po daw ang Israel sa sumang-ayon na isama ang halos 400 mga caregivers na kanilang kukunin dito sa bansa para mabakunahan. Kasama din daw dito ang United Arab Emirates. Sila ay sumang-ayon din na mabakunahan ang lahat ng mga manggagawa, lalo na daw po yung mga Filipino household service workers na ide-deploy sa kanilang bansa. So far, sabi po ni Ginoong Olalia, ay wala daw po ni isang bansa na tumutol sa bagong polisiya na ito ng POEA. Anya, hindi lamang daw ito para sa kaligtasan ng ating mga OFWs, kundi para na din sa kaligtasan ng kanilang mga employers na makakasama nila sa kanilang mga lugar ng trabaho. Samantala, pinag-iisipan din ng gobyerno ng Pilipinas na idagdag ang mga OFW sa listahan ng mga prioridad na grupo para mabakunahan. Parang feeling ko parang late na yung Philippines ano, na nalaman na isinasama nga po yung mga OFWs natin na mabakunahan. Meron dito sa United Arab Emirates, halos lahat ata ng mga Pilipino dyan, or kung hindi man halos lahat, marami nang mga Pilipino ang nabakunahan ano, sa Saudi Arabia din. Medyo huli na yung kanilang policy, pero anyway, pasalamatan pa rin natin yung effort ng ating gobyerno na isipin din yung kapakanan ng mga OFWs. Pero alam naman natin kung bakit nila ginagawa ito kasi dapat hindi na pinag-iisipan na gawing priorities ano, yung mga OFWs. Dapat isa sila sa mga priorities para mabigyan ng bakuna dito sa Pilipinas. Pero nga dahil sa hirap na hirap din tayong mabakunahan ng halos karamihan sa ating mga mamamayan, eh kaya sinasabi nilang pinag-iisipan nilang gawing isama sa mga priorities. Pero kung talagang pagmamasdan po natin, ang dami na pong mga OFWs na gustong umuwi dito na nabakunahan na ano po. Kaya marami tayong mga kababayan, especially sa comment section ng ating video, na nagtatanong pa paano po kami. Naturukan na kami ng 2 doses ng bakuna. Exempted po ba kami sa swab at sa quarantine? O can you imagine, naturukan na sila kaagad ng 2 doses? Eh halos yung mga ibang mamamayan dito sa Pilipinas, naghihintay pa kung kailan matuturukan ng unang dose. Although, ina-appreciate po natin itong effort ng ating gobyerno na gawing priority itong mga OFWs na babalik sa mga bansang kanilang pinagtatrabahuan na mabakunahan, sana gawin din nilang priority at paguhin itong IATF protocol. Marami po sa ating mga kababayan ang nahihirapan dito sa protocol na ito. Kung nagawa nga po ng Cebu City na iswab yung mga pasahero upon arrival at gawing libre ito para sa mga non-OFW at ang pinaka-importante dito, gawing 1 to 3 days lang ang quarantine habang naghihintay ng kanilang mga swab test results, eh bakit hindi natin magawa sa Maynila? Hindi po ba marami tayong mga kababayan ang nahihirapan dito sa protocol na ito? Kung magawan sana nila ng paraan na maibsan itong paghihirap ng ating mga returning OFWs at mga non-OFWs, nako, napakagandang balita po niyan para sa ating mga returning overseas Filipinos. Hindi po ba? Anyway mga kaibigan, sa lahat po ng nagtatanong tungkol dito sa E-CIF ng Red Cross, ano po? Bakit ko raw sinasabi na kailangan pang mag-fill out ng E-CIF e balikpinas.ph na? Actually, meron po tayong updated na video po dyan, ano? Kung pinanood po ninyo mula sa umpisa hanggang sa dulo, ang sinabi ko po doon ay hindi naman mahirap mag-register sa E-CIF.
So kung may time pa kayo, mag-register na lang kayo sa E-CIF. Pagkatapos ninyong mag-register sa balikpinas.ph kasi baka hanapin sa NAIA. Para makasave kayo ng time, hindi ba? At para hindi na kayo makipag-away or makipag-argumento sa mga taong hihingian kayo ng E-CIF, eh mag-register na lang kayo doon. Hindi naman mahirap. Pero hindi ko sinabi na mandatory yon. So there's a big difference. Pero kung ayaw po ninyo mag-register sa E-CIF, wala pong problema. Pero sa balikpinas.ph, mandatory po yon na kailangan kayo mag-register. Okay, malinaw na po. At saka marami din pong nagtatanong, yung mga kaibigan po natin, paano po kami nabakunahan na? Ika-quarantine pa rin ba kami at isa swab pagdating namin sa Pilipinas? Well, nasagot na po natin ito sa ating previous videos. Kayo po na nabakunahan na sa ibang bansa, kung kayo po ay uuwi dito sa Pilipinas, hindi po kayo exempted. Okay, dadaan pa rin po kayo sa normal procedure or normal protocol. Isaswab pa rin po kayo at ika-quarantine. Hindi po kayo exempted sa mga protocols na ito. Anyway mga kaibigan, since extended nga po yung ECQ dito sa NCR Plus Bubble, marami pa rin po tayo mga kababayan ano, na mga OFWs ang nagtatanong sa atin kung apektado daw po ba sila yung kanilang flight dito sa Pilipinas. Well mga kaibigan, meron po mga airlines ano, na nagka-cancel po ng kanilang flights. Kagaya po ng Qatar Airways, Malaysian Airlines, ano po, dahil nga daw po dito sa bagong restriction ng Pilipinas. Kaya yan po lagi ang sinasabi natin sa ating mga kababayang OFWs. Kung kayo po ay uuwi ng Pilipinas, dapat po lagi kayo nakikipag-ugnayan sa inyong mga airlines. Dahil po pwede po silang mag-cancel ng mga flights kung gugustuhin po nila. Kasi kung sa tingin naman nila ay malulugi sila, eh bakit pa nila itutuloy? Hihintayin na lang nila na maging maayos ulit yung protocol ng Pilipinas. Siyempre, kung ako yung traveler, ayaw ko naman maging kampante, no? Nasabihin ko na okay lang yan. Hindi nagagalawin ng halimbawa Malaysian Airlines yung flight ko, tuloy-tuloy na yan. Sa panahon po kasi ngayon, wala pong sigurado. Kaya lagi po dapat nating chine-check yung ating email kasi doon po lagi nila isinesend yung mga information na ganito, ano? Yung mga cancellation of flights, yung mga rebooking of flights para maiwasan po ninyo yung karagdagang inconvenience sa part po ninyo. Pero pinapaalala ko po sa inyo na hindi po tayo lockdown. Hindi po isinasara ng ating gobyerno yung mga paliparan. It's just that, nagkakaroon lang po ng minimum na mga pasahero na tatanggapin na papasok sa Pilipinas. Now ngayon, etong IATF po kasi, sinasabi po nila no, na i-extend nga po ng 1 week yung ECQ. Pero meron naman pong mga nagsasabi na baka ma-extend pa po ito ng another 1 week. After this 1 week extension, so bali magiging isang buwan na. So yan po ang sinasabi natin sa inyo na dapat po ay handa po tayo sa mga pagbabago. Pero hindi naman po kasi dapat mag-alala yung mga OFWs, especially yung mga papasok sa kanilang mga LGUs, ano po? Kung kayo naman po ay OFWs at makakapagpakita po kayo ng mga patunay, kagaya ng mga dokumento na kayo nga po ay OFW, kayo po ay pahihintulutang makapasok, makadaan ng checkpoints. Okay? Kasi exempted po ang mga OFWs at mga returning overseas Filipinos. Ibig sabihin yung mga non-OFWs. Same din po yan kapag kayo ay aalis ng Pilipinas. Kailangan din yung magpakita ng mga dokumento na kayo nga po ay essential traveler. Yung inyong visa, yung inyong passport, yung po ang dapat ninyong ipakita. Sa iba pa po ninyong katanungan mga kaibigan, huwag po kayong mahiyang magtanong sa comments box section at susubukan ko pong sagutin ang inyong mga tanong. Huwag din po ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito, mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-hit ang bell notification para ma-notify po kayo sa mga videos kagaya po nito na lagi po nating ina-upload. I will see you guys in my next video. Spread love and not hate everyone. Love one another and stay safe. Bye!